Hi mga ka-birds! Kamusta po kayo? Congratulations po uli sa atin dahil po sa loob po ng 1 month and 7 days tayo po ay nakakompleto po ng 4,000 watch time at 1,000 subscriber at na-monetize na rin po. Kaya congratulations po sa ating lahat. At sa susunod na video ko po, iisa-isahin ko po kayo na isa-shout out. Thank you po. Opo. Kasi po sa sobrang bilis po ng talaga pong nawalan po talaga ako ng time na mag-shout out po sa inyo. Pero alam nyo po, thank you very much po talaga sa inyo sa pag-suporta nyo po sa channel ko. Kaya mga ka-birds, ngayon, yung bagong-bagong viral, re-reakan ko po. Opo, si doktor po, pati po yung mag-asawa po na nagkagit-gitan po sa daan. So, ayan, kaya kung bago po kayo sa channel ko, this is Mocha Gamboa. Subscribe to my channel and click the notification bell. Bakit po kailangan i-click ang notification bell? Para anytime po na meron po akong bagong-bagong upload, kaagad-agad, unang-una ka po na makapapanood po nito. Yes! So, umpisa na po natin yan. So, yun nga, si Doc, ang nangyari kay Doc is galit na galit siya doon sa tao na nakagit-gitan niya. At sa sobrang galit po niya, pinagmumura niya to, nakailang mura po siya sa tao. Bukod sa nakailang mura sa tao, sinabihan niya to na marumi ka. Opo, yun po yung mga reaction ni Doc. Pero ganito po yun mga ka-birds, kahit sino naman po yung tumingin o makakita po nung senaryo na yun, is talagang magagalit ka naman po talaga dito kay Doc. Ganun pa man, hindi po kasi natin alam kung bakit wala siyang control sa sarili. Ang tawag po kasi sa ginawa niya is out of control. Walang self-control. Yan po ang nangyari kay Doc. So, hindi po natin alam kung bakit wala siyang control sa sarili. Actually, meron pa po isang video na lumabas na hindi lang po pala isang beses niya ginawa yan. At maaaring maraming beses. Baka po hindi pa po na-videohan yung iba. Doon lang po sa na-videohan. So, doon po sa dalawang video na yon, kitang-kita po na si Doc is wala po siyang pagpipigil sa sarili. Wala po siyang self-control. So, ano po yung nangyayari? Bumibigay po siya sa mga ganong pagkakataon. Kung anong-anong masasamang bagay yung lumalabas sa bibig niya, nalalait niya yung mga tao, namumura niya po yung tao. So, pagdating sa ganon, hindi po natin basta-basta rin po i-judge si Doc. Ang unang-una, hindi natin kasi alam kung bakit po ganon. Kung bakit ganon ang nangyayari sa kanya. Bakit siya ganyan? May mga factor po kasi yan. Maaaring si Doc is may pinagdadaanan. May mga problema po siya. Hindi siya eksaktong galit doon sa mag-asawa o doon sa driver na nakagit-gitan niya. Kung hindi doon po sa sarili niya o sarili niyang bahay, sa workplace niya, meron po siyang mga kinagagalit na nagiging dahilan para ma-out of control po siya. Pwede rin naman po na naranasan niya yan. Naranasan niya na nakagit-git siya. O not exactly nagkaroon siya ng kagit-gitan. Kung hindi naranasan niya rin na pagka nagkakamali siya is binubulyawan siya ng sobra, minumura siya. Kaya ang nangyayari kapag may pagkakataon siyang gawin yon, may nagkamali rin sa kanya, ganun din yung tendency ang gagawin niya. Gagayahin niya rin kung ano yung ginawa sa kanya. Kumbaga kung ano po kasi yung nakikita natin sa kanya, may pinanggagalingan yon. Oo, may dahilan kung bakit siya ganun. Not exactly ganun talaga siya. Kaya pagdating doon, kailangan natin ng pangunawa. Ganun pa man, hindi rin pwedeng ang mga tao, Doc, ang siyang mag-a-adjust sa atin. Doc, halimbawa man po may pinagdadaanan tayo. Tapos, yung pinagdadaanan natin kung bakit tayo naging ganyan, magagalitin, out of control, hindi na marunong magpasensya, ilalabas natin sa isang tao. Hindi po yun pwede rin kasing maging katuwiran o na may pinagdadaanan tayo. Pagdating talaga dyan, kailangan laging matino ang takbo ng isip natin. Na aside na kahit may pinagdadaanan tayong mabigat o masakit, hindi pwedeng inilalabas natin to sa ibang tao o inilalabas natin ito sa pamamagitan ng mga ganong reaksyon. Kasi makakasakit po talaga tayo. Kaya ano po ngayon yung pwedeng mangyari kay Doc dahil ganon yung nangyari sa kanya. May pinagdadaanan man siya o may mga naranasan din siyang ganon. Dahil ginawa niya yun sa mag-asawa, maaaring maalis yung lisensya niya.
ng driving, maaari din pong maalis yung lisensya niya bilang doktor. So napakalaki po ng magiging kapalit nung out of ano niya ng pagiging self out of self control. Ayan mga ka-birds, ano ba 'yan? Basta yun po 'yun. Opo. O, walang pagpitagalugin natin, walang pagpipigil sa sarili. Dahil nawalan siya ng pagpipigil sa sarili, yun yung mga pwedeng mangyari. So yun yung aabangan natin pagdating doon, kasi nga po syempre hihintayin yung ano niya, reaction niya. Pwede naman siyang hindi mag-response, kundi sa korte na lang po niya yan haharapin. So doon naman po sa mag-asawa, talaga naman pong napakasakit din po ng naranasan nila. Kahit pa pagpalagay na yung mag-asawa o yung driver ng L300 ang may kasalanan, pagpalagay na siya po ang may kasalanan, hindi po niya deserve na gawin sa kanya yon, na murahin ng ilang beses, pagsabihan ng mga masasakit na salita, i-disrespect ka sa harap ng asawa mo, nandun kasi yung asawa niya eh, pati may mga anak pang kasama. Hindi po niya deserve yon. Sobra po na, sobra talaga yung ano na nakuha niya. Na nakuha niyang pananalita, nakuha niyang pangbabastos galing dito kay Do, kahit na pagpalagay na si Kuya nga ang may kasalanan. Ganun pa man, pagdating po talaga sa driving, kailangan po talaga dyan maingat tayo. Kailangan na unang-una biruin niyo po, may pamilya tayong nakasakay. Kahit wala yung pamilya natin kung tayo yung nagda-drive, kung hindi maganda yung mangyayari sa atin sa pagda-drive natin, papaano ang uuwian nating pamilya? Baka wala nang asahan ng pamilya natin, uuwi pa tayo. Kaya po pagdating po talaga sa pagda-drive, maganda po talaga dyan na tayo po is nag-iingat. Doble-dobleng pag-iingat. Pangalawa, di ba po, unang-una po, pagka, di ba, pag nagda-drive kayo, bago kayo umalis ng bahay, nananalangin tayo na sana ingatan tayo, nananalangin tayo na sana ano, maging safe tayo sa daan, makauwi tayo ng maayos sa pamilya natin. Opo, ang sabi po, kapag nananalangin tayo, kailangan may kasamang gawa. Di ba, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. On, ang ibig sabihin po ng salitang gawa doon, kung sasabihin natin, Diyos ko, ingatan niyo ako, mag-drive po tayo ng maayos, kalmado ang puso at isipan. Kahit magkaroon pa tayo ng kagit-gitan, kailangan relax lang tayo. Para po nang sa ganun po, yung panalangin natin is may kasamang gawa. Hindi po pwede naman nanalangin tayo na ingatan tayo, tapos pagdating naman tayo, barubal naman tayo sa bali, may makagit-gitan lang tayo ng konti, is magwawala na tayo. Tandaan po natin, ang dami pong nangyayari, ang daming pangyayari na dahil lang sa simpleng git-gitan, sa simpleng problema sa daan, is nagkakaroon po ng mga bagay na hindi magaganda, na minsan napupunta po sa malalang pangyayari. Kaya napakahalaga po talaga ng ano, pagkukontrol sa sarili. So kaya ayan po ngayon, magkakaroon po talaga sila ng ano, malaking kaso, kasi dumulog po sa rapid tool po itong mag-asawa. Hindi po natin sila masisisi, at ayan po, ngayon po tumutulong po si Sir Rapi sa kanila para makakuha po sila ng hustisya. At sa pagkuha nila sa hustisya, siguradong dito po is tutulungan sila ni Sir Rapi dito. So sana po si Doc magawa po niya kung ano yung tama para nang sa ganoon mabawasan po yung magiging pataw sa kanya. Nang sa ganoon mabawasan po yung magiging parusa, kasi for sure po hindi po papayag ang batas, hindi papayag yung mag-asawa, at lalo na si Sir Rapi na tutulong dito sa mag-asawa na hindi maparusahan kung sino yung may kasalanan. So yun lang mga ka-birds, kayo po ba? Ano po bang masasabi nyo po? May kaugnayan po dun sa reaction ni Doc sa pagwawala po niya, sa pagmumura po niya, sa pagsasalita niya ng hindi maganda dito sa driver ng L300. At kung kayo naman po ang driver ng L300, ano naman po yung gagawin ninyo? So, comment down below po mga ka-birds, kasi po nababasa po yan ng mga katulad ng driver, baka maaaring mabasa niyo po nang sa ganoon, makatulong po sa kanya mabasa ni Doc, makatulong sa kanila yung mga reaction natin doon.